Hello guys, ito yung follow up video sa naunang unboxing ng JFlower JF20-21. Ito na yung pinaka-tested niya. So gagawa tayo ng mga ilang shots dito, like simple draw shots, pectus. Tingnan natin kung maganda ba ang performance ng JF20-21. So mag-start tayo sa simple stop shot. So yung feeling ng JFlower 20-21 na to ay parang yung sa JF10-10 din. May kaiba lang siya sa butt niya. Kasi yung sa decals kasi yung sa JF10 ito ay puro inlays at may Juma board. Ayan. So maganda yung patama niya. Parang Predator K1410. Okay. Presyo nito ay around 20,000 ang bago individual distributors, kaya kung makikita nyo sa internet, open sila for individual distributors. Kaya makikita nyo sa Facebook, may mga nagbebenta individually. Pero sa official internet stores like Shopee, Amazon, Lazada, nag-range pa siya ng mga 25 to 27, depende sa freebies. Okay, ganun po. So, yung JF10 naman po ay ang bago noon ay around 17,700 or nasa 18,000. Ayan. So, ang ganda ng patama nito, hindi nagkakalayo doon sa JF10. Medyo hawig din po sa K14. Kaya lang, may konting adjustment lang na hindi nakukuha agad kasi maninibago pa. Ayan. Dito na tayo sa kontra, sa top right. Pero medyo malayo kasi yung takbo ng bola sa top right. Try natin yung far right spin. Ayan, medyo na-prepare na siya dun sa 10. So, kita nyo kanina yung mga kurida. So, kapit na kapit naman. So, ito ang tampal. Sample tayo ng tampal. Okay naman siya. Actually, yung hagod niya sa umpisa, syempre, hindi pa masyadong gamit yung shot. May mafe-feel kayong something. Pero pag na-hagod mo na siya ng madalas, gamit ang gloves, so, kumikinis na siya. Bago kasi. Okay siya sa tampal. Maganda ang power nitong tako na to. Gamayan lang po siguro. So, I did a simple draw shot. Try natin medyo konting power. Ayan. So, try natin yung ginagawa ng mga pros na pinapashoot. Ayun, chambahan ko. Pinapashoot sa opposite pocket. So, this one is test natin yung deflection niya. Okay, yung deflection kasi yun yung ititira mo siya, titirahin mo yung white ball. Extreme right o extreme left, titingnan mo kung saan mag-squirt o tatapon yung bola. Kasi tatapon niya eh, tatapon siya eh. Ayun. So, kapag tinutok mo siya doon sa pinaka-center ball ng ang object ball, yung patama, pero ang tama mo sa puti ay nasa extreme right, mag-squirt siya, dapat papasok yung 11. Kaya kanina, pumasok yung 11. So, ganun po ang adjustment doon. So, anyways, ang review ko dito sa JFlower JF20-21, para siyang Predator K14. Maganda ang patama, power, solid, hindi siya pumapaling, madulas, low maintenance. Sulit na sulit ang ibabahid nyo kung gusto bibili kayo ng JF20-21 o kahit yung JF10-10, kasi parehas lang naman sila ng performance. So para doon sa mga nag-experiment, gusto mag-try muna ng medyo mumurahing carbon fiber. Kasi mahirap po kasi pag hindi nyo nagamay, mahirap bitawan ng mamahalin, like mga nasa 22,000, 32,000 na shot lang, tapos hindi nyo magagamay, mahirapan kayo dispose. Lugi na agad kayo pag binenta nyo ang second hand siya. So anyways, that's it for our test hit and review for the JF20-21. Thank you for subscribing and thank you for watching this video.